Gulat na gulat si Eloisa nang dumating ang kanyang Papa Seryo na may kasamang babae. Mas matangkad ito sa kanya ng kaunti. Halatang galing probinsya dahil sa suot neto na blusa at lampas tuhod na saya. May dala itong malaking bag. Morena ito na tiyak niya ay bilad sa araw at nakalugay lamang ang mahabang itim na buhok. May suot din itong kwintas na hindi niya mawari kung anong klaseng simbolo ang nakaukit roon. Tiningnan niya ang babae mula ulo hanggang paa. Sino siya, Papa? Katulong natin? Ngumingiting tanong ni Eloisa sa kanyang ama. Matagal bago nakasagot ang kanyang ama. Tila nag-iisip kung ano ang isasagot sa kanyang anak. Anak, hindi natin siya katulong. Sagot ng kanyang ina na si Raquel, nakasunod lamang sa likod ng kanyang ama at nung babae. Siya si Minerva, ang... Naputol ang kanyang sasabihin nang si Seryo na ang nagtuloy nito. Kapatid mo siya. Nakatatandang kapatid mo. Kapatid? Anong ibig niyong sabihin, Papa? Paano? Kailan? Nakatatanda? Ibig sabihin ba hindi ako ang panganay niyo? May naunang pamilya ka pa? Sunod-sunod na tanong ni Eloisa sa kanyang ama, nagulat na gulat at naguguluhan. Inilahad ng kanyang ama ang lahat-lahat kung ano ang nangyari. Si Minerva ang anak ng kanyang ama sa dati netong kinakasama. Hindi sila kasal ng ina ni Minerva, kaya nung dumating ang panahon na nakilala neto si Raquel at umibig sa babae, ay iniwan niya ang mga ito at sumama rito papuntang Maynila at dito na naninirahan. Nagpakasal sila at nagkaroon ng sariling pamilya. Hindi lingid sa kaalaman ni Raquel na may anak si Seryo sa nauna netong kasintahan. Kaya noong nalaman ni Seryo na nag-iisa na lamang si Minerva sa kanilang munting tahanan dahil namatay sa sakit ang ina neto, ay wala siyang pag-aatubiling pinuntahan ang dalaga at inalok ito na sa Maynila na manirahan kasama ng kanyang pamilya. Noong una ay tumanggi si Minerva, kaya lang nakiusap na rin si Raquel rito na gusto nilang makabawi sa naging kasalanan nila noon. Noong una ay hindi alam ni Raquel na may kinakasama na itong si Seryo, ngunit nung nalaman niya ay hindi pa rin siya lumayo sa lalaki at pinagpatuloy ang kanilang relasyon dahil mahal na mahal niya din si Seryo. Gusto ng mag-asawa na makabawi sa kanya kahit huli na sa kanyang ina. Pinangako ng mag-asawa na pag-aaralin nila si Minerva at ituturing siya na parang tunay na anak ni Raquel. Umiiyak si Eloisa at nagwawala dahil hindi niya matanggap ang katotohanan na hindi lang siya ang prinsesa ng kanilang pamilya. Pinapaintindi naman ito ng kanyang mga magulang. Hindi na nagsalita pa si Eloisa. Tumalikod ito at umakyat sa itaas. Bago pa siya makahakbang papunta sa hagdanan, ay tinapunan pa niya ng masamang tingin ang kanyang ate Minerva. Pagpasensyahan mo na muna yung kapatid mo. Nabigla kasi siya sa mga sinasabi namin ng Tita Raquel mo. Hayaan mo at kakausapin ko siya uli. Malumanay na sabi ni Seryo sa dalaga. Tumango lamang ang dalaga. Itinuro ng kanyang madrasta ang kanyang kwarto. Mabait si Raquel. Ginampanan nito ang kanyang pagiging ina kay Minerva. Pinapag-aral nila ito at ipinasok pa sa eksklusibong paaralan na siyang paaralan din ng kanyang mga kapatid, kaya lalo itong ikinagalit ni Eloisa. Ano ba ang nangyayari sa'yo, Bes? Kanina ka pa bad trip pa. Simula nung dumating yung ate mo sa buhay nyo, lagi ka nalang wala sa mood. Mukha naman siyang mabait ah. Weirdo nga lang kasi hindi nakikipaghalubilo sa iba. At saka, kung magsuot, parang manang. Matawa-tawang sabi ng matalik na kaibigan ni Eloisa na si Ashley.
Hindi ko siya kapatid. Pwede ba? Wag na wag mo siyang babanggitin pagkasama mo ko ah. Mas lalo lang iinit ang ulo ko sa babaeng iyan. Kahit kailan, hindi ko siya matatanggap na kapatid. Ayoko nang may kaagaw kami sa pagmamahal nila papa at mama. Mag-aral ka na nga dyan, lalong-lalo na sa mat. Ang bobo mo pa naman sa subject na yan. Galit na sagot ni Eloisa sa kaibigan. Okay, sorry na. Hindi na mauulit. Wika nito at bigla na lang itong natahimik at bumalik sa pag-aaral. Tinapunan nito ng tingin si Eloisa at napailing. Araw-araw, pinapahirapan ni Eloisa si Minerva. Hindi niya ito itinuturing na kapatid, bagkus ay itinuturing niya itong katulong. Hindi naman nagrereklamo si Minerva at binibigay naman nito ang mga gusto niya. Ayaw ni Minerva na maging pabigat sa pamilya ng kanyang ama, kaya ginagawa niya lahat upang makabayad man lang sa kabutihan na ipinapakita sa kanya ng kanyang madrasta. Tumutulong siya sa mga gawaing bahay. Minsan, siya din ang nagbabantay sa kanilang mga bunsong kapatid na kambal. Sanay naman siya sa mabibigat na gawain. Nawiwirduhan na rin si Eloisa sa kanya kasi madalas pumapasok si Minerva sa kwarto niya kada alas 3 ng hapon at alas 6 ng gabi. Nang minsan nga ay nadaanan ni Eloisa ang kwarto nito at nakakarinig siya ng mga bulong na tila nagdadasal at mga usal ng mga salitang hindi niya maintindihan. Witch, kahit kailan hindi kita matatanggap na kapatid. Tahimik naman ang buhay nila hanggang sa isang araw, biglang sumakit ang tiyan ni Eloisa. Namimilipit ito sa sakit at biglang nagsusuka. Dinala naman siya agad sa ospital ng kanyang mga magulang. Pero ang sabi ng doktor, amoebiasis lang daw ito. Baka may nakain ito na hindi hiyang sa kanyang sikmura. Inoobserbahan siya ng ilang oras, pagkatapos pinapainom ng gamot. Umaayos naman ang pakiramdam niya, kaya pinauwi na kaagad siya. Kinabukasan ay inaapoy ng lagnat si Eloisa. Bigla ding nagpantal-pantal ang kanyang balat. Nag-aalala ang mga magulang niya, kaya ibinalik nila agad ito sa doktor. Ngunit wala naman itong matinong sagot sa kanyang nararamdaman. Baka ordinaryong lagnat lang o kaya'y may allergy sa gamot na kanyang ibinigay kahapon. Neresetahan ito ng iba pang gamot at pinauwi na kaagad para doon na lang sa bahay makapagpahinga. Habang natutulog ng mahimbing ang dalagita ay pumasok si Minerva sa silid nito. Nakatayo lamang siya at tinititigan ang kanyang kapatid. Nang magising si Eloisa ay sumigaw ito dahil sa gulat. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka sa harap ko! Simula nung dumating ka sa buhay ko, nagsimula na akong magkasakit. Alis, ikaw ang nagdala ng mala sa buhay ko. Sigaw ni Eloisa sa kanyang kapatid. Walang imik na umalis si Minerva sa kwarto ni Eloisa at pumasok kaagad si Raquel upang patahanin ito. Simula nung araw na iyon ay hindi na lumalapit si Minerva sa kanyang kapatid. Normal naman ang ikinikilos ni Minerva sa bahay. Ngunit mas napadalas ang pagkukulong niya sa kwarto pagkatapos nito sa gawaing bahay. Hindi niya rin hinahayaang nakabukas ang kanyang kwarto. Lagi niya itong nilalak na siyang napansin ng kanyang mga kasama sa bahay. Sa pagdaan ng mga araw ay bumuti naman ang pakiramdam ni Eloisa simula nung sinuutan siya ng kanyang ina ng isang bracelet na bigay lang din ng papa niya. Nakapasok na ulit siya sa paaralan. Ang ganda naman ng bracelet mo, Bes. Saan mo binili yan? Tanong ni Ashley habang tinititigang mabuti ang bracelet. Ah, ito ba? Bigay ito ni Papa sa akin, sabi ni Mama. Ewan ko ba, simula nung ibinigay niya sa akin ito ay bumuti na ang pakiramdam ko at nawala na rin ang sakit ko. Para siyang pananggalang sa masasamang espiritu. Kaya siguro hindi na lumalapit ang anak ni Papa sa labas sa akin. Sagot naman ni Eloisa. Dumaan sa kanilang harapan si Minerva upang umupo sa sulok ng kantin.
sinundan ito ng tingin ni Eloisa. Bes, tingin ko, kinukulam ako ng babaeng iyan. Napapansin ko, nagkukulong lang sa kwarto yan eh. Tsaka, pag wala siya sa kwarto, nakalak lang lagi ito na parang ayaw niyang may makapasok. Tsaka dati pa, naririnig ko yan na may inuusal na hindi ko maintindihan. Parang nagdadasal, may sa demonyo yata yung anak ni Papa sa labas. Dagdag pa neto. Hindi naman siguro, Bes. Tsaka anong kulam? Naniniwala ka ba sa mga ganun? Hindi naman totoo ang kulam ah. Medyo natatawang sabi ni Ashley na parang hindi naniniwala. Bakit ka natatawa? Totoo ang mga mangkukulam? Gusto mo bang makakita ng isa? Tanong neto kay Ashley at natatawa. Tumango naman si Ashley at biglang iniabot ni Eloisa ang isang maliit na salamin sa kanya. Tingnan mo dyan, makikita mo dyan ang mangkukulam. Tawang-tawa na sinabi ni Eloisa. Tumawa na lang din si Ashley na medyo nasasaktan sa biro ni Eloisa. Ah, basta, iba ang kutob ko sa babaeng iyan. May tinatago yung sekreto. Baka naghihiganti na sa akin yan dahil sa mga ginawa ko sa kanya. Dagdag pa ni Eloisa. Napailing na lamang si Ashley sa mga sinasabi ng kanyang matalik na kaibigan. Isang araw, hinahalughog ni Eloisa ang kanyang buong kwarto nang hindi niya makita ang hinahanap niya at lumabas ito sa kwarto at bumaba. Mama! Mama! Nakita mo ba ang bracelet ko? Tanong ni Eloisa sa mama niya habang pababa ng hagdan. Wala anak, bakit? Saan mo ba nilagay? Pabalik na tanong neto. Sa higaan ko lang nilagay yun eh, bigla na lang nawala. Nag-aalalang sagot ni Eloisa sa mama niya, natahimik sandali at bigla ulit nagtanong sa ina. Teka ma, andito na po ba si Ashley? Oo anak, kanina pa dumating. Sagot ng kanyang ina. Nagpalinga-linga ito upang hanapin si Ashley. Andito lang yung kanina, pinaupo ko lang iyon dito sa sofa. Bigla namang bumukas ang pintuan ng banyo malapit sa hagdan at lumabas doon si Ashley. Oh, ayun pala si Ashley anak ko. Turo ni Raquel. Nag-CR lang ako, Bes. Tita, may nangyari po ba? Pagtatakang tanong neto. Isinalaysay ni Eloisa ang pagkawala ng kanyang bracelet. Hinubad lang niya iyon sandali dahil maliligo muna siya at inilapag sa kanyang kama. Kabilin-bilinan kasi ng kanyang ama na hindi iyon pwedeng mabasa ng tubig. Hinalughog nila muli ang buong kwarto sa pag-aakalang nahulog lamang ito. Nang di nila mahanap ay sumagi sa isip ni Eloisa si Minerva. Nagmamadaling bumaba ang dalagita at kinausap si Minerva na saktong naglilinis ng sahig ng sala. Kinuha mo ba ang bracelet ko? Galit na tanong ni Eloisa. Itinanggi ni Minerva na hindi siya ang kumuha sa bracelet. Hindi rin niya nakita iyon noong pumasok siya sa kwarto neto para ayusin ang mga natupi niyang mga damit ni Eloisa sa cabinet. So, ikaw nga ang huling pumasok sa kwarto ko? Tanong ulit neto habang nakataas ang kilay. Inamin naman ni Minerva na siya ang pumasok sa silid, ngunit wala naman siyang nakita o kinuha na kahit ano doon. Hindi naniniwala si Eloisa at pinipilit niyang paaminin si Minerva. Sino naman ang kukuha nun? Ala nga naman si Mama o si Papa o kaya'y mga kapatid ko. E ikaw lang naman dito ang salim pusa eh. Bulalas niya habang tinuturo-turo niya ito. Hindi na sumagot pa si Minerva kaya nagsisisigaw siya at pilit pinapaamin. Pinipigilan naman siya ni Ashley hanggang sa biglang namilipit na naman ito sa sakit. Bumalik ang sakit ng kanyang tiyan na parang tinutusok ng karayom. Bigla din itong nagsuka. Humingi ng tulong si Minerva at Ashley.
Nagsisisigaw si Eloisa sa sakit hanggang sa bigla siyang nahimatay. Bumalik ulit ang mga nararamdaman niya at lumalala pa ang kanyang sakit. Nangihina na rin siya. Suka siya ng suka hanggang sa nagsusuka na din ito ng dugo. Dinala ulit nila si Eloisa sa ospital, ngunit ganun pa rin ang findings ng doktor. Wala silang magagawa kundi ang umuwi ulit ng bahay. Mama, baka kinuha ni Minerva ang aking bracelet. Hanapin niyo ang bracelet, Mama. Baka yun lamang ang makakatulong sa aking karamdaman eh. Diba, sabi ni Papa, protection ko iyon. Baka ninakaw iyon ni Minerva para tablan ulit ako ng sakit, Mama. Baka si Minerva ang kumukulam sa akin. Mahinang sambit ni Eloisa sa ina habang unti-unting tumutulo ang luha. Napagpasyahan ni Raquel na pasukin ang kwarto ni Minerva. Dala-dala ang duplicate key ay biglang binuksan ito habang si Minerva ay nagsasagawa ng ritual at walang kamalay-malay sa paparating na si Raquel. Nagulat ang dalaga sa bigla ang pagpasok nito. May mga kandilang nakasindi sa maliit na altar nito. Nakita niya din ang isang bracelet na kapareho sa bracelet ni Eloisa at higit sa lahat, nakita niya ang isang bagay na nakapagpatibay sa hinala nila kay Minerva na isa itong mangkukulam. Ang larawan ni Eloisa na nakatayo sa ibabaw ng altar. Anong ibig sabihin nito, Minerva? Ikaw ba ang nagnakaw ng bracelet ni Eloisa? Totoo bang ikaw ang kumukulam sa kanya? Alam kong malaki ang kasalanan namin sa iyo at hindi ka itinuturing na kapatid ng anak ko. Pero hindi niya deserve ang mahirapan ng ganito. Naging mabait ako sa iyo. Ginawa ko lahat upang makabawi. Tapos ito ang igaganti mo sa akin? Tinanggap kita sa pamilya ko ng buong puso at itinuring na tunay na anak. Tapos ganito? Bulalas ni Raquel habang palapit kay Minerva. Magpapaliwanag pa sana si Minerva nang bigla siyang sampalin ni Raquel at sinabunutan. Hayop ka! Umalis ka sa pamamahay ko! Traitor ka! Sarili mong kapatid kinukula mo! Lumayas ka! Patuloy pa rin siya sa pagsampal sa kawawang dalaga. Hindi na nagawang makasagot ni Minerva dahil bigla na itong humikbi hanggang sa dumating si Sergio. Dali-dali nitong pinigilan siya. Tama na, Raquel! Tumigil ka na! Tama na! Ano bang nangyayari dito? Nagtatakang tanong ni Sergio habang yakap-yakap ang asawang nagwawala. Yang magaling mong anak sa labas, kinukulam ang anak natin. Isa siyang demonyo. Palayasin mo yan, Sergio, dahil kung hindi, kami ng anak mo ang aalis dito. Pagbabanta ni Raquel at lumabas ng silid. Nag-impake na kaagad si Minerva ng kanyang mga damit. Pinigilan siya ng kanyang ama, ngunit hindi na ito nagpapigil pa. Umalis siya na malungkot at umiiyak. Bago lumabas ng bahay ay nag-iwan pa siya ng kataga sa kanyang ama. Gusto ko lang namang tumulong, itay. Wala akong masamang intensyon sa pamilya nyo. Gusto ko lang naman po ng buong pamilya eh. Kahit na ganoon ang trato sa akin ng aking kapatid, kailanman hindi ko siya pinag-iisipan ng masama. Sabay yakap sa ama, nagpaalam at tuluyan ng umalis. Kahit na isinuot ni Raquel ang bracelet na nakita niya sa kwarto ni Minerva kay Eloisa, ay hindi pa rin ito gumagaling. Mas lalo pang lumalala ang sakit nito. Nagsimula na ring mamaga ang kanyang muka at ubo na rin ito ng ubo. Medyo nahihirapan na rin ito sa paghinga. Kasalanan natin itong lahat, Sergio eh. Kung hindi mo lang sana pinatira dito ang anak mong bastarda at kung hindi rin sana ako pumayag, hindi sana nagkaganito ang anak natin. Pinakitunguhan ko naman siya ng mabuti. Alam kong hindi maganda ang tungo ni Eloisa sa kanya. Ngunit bakit grabe ang parusa na ibinigay niya sa anak natin? Kahit isinuot ko na ang bracelet na ito, hindi na bumubuti ang kanyang pakiramdam. Nawala na yata ito ng bisa. Umiiyak na sambit ni Raquel sa asawa niya habang hawak-hawak ang kamay ng anak nilang natutulog.
Alam ko na may kaalaman si Minerva sa lihim na aral, pero kilala ko siya. Kung balak niya tayong saktan, sana noon niya pa ginawa, noong iniwan ko sila. Mabait ang anak ko, hindi niya magagawang manakit ng tao. Wika ni Seryo habang tinitignan ang bracelet. May napansin siya sa bracelet at kinuha niya ito galing sa kanyang asawa. Tsaka, hindi kay Eloisa ang bracelet na ito. Itong bracelet na ito ay pagmamay-ari ni Minerva. Dagdag na sabi ni Seryo at ipinakita sa asawa ang nakaukit na pangalan sa isang pendant ng bracelet. Pareho sila ng beads ngunit may pagkaakilanlan ng mga ito. Ang totoo, Raquel, si Minerva ang gumawa ng mga bracelet. Bracelet na may dasal na pamproteksyon laban sa masasamang elemento o kulam. Pinaukitan niya ng mga pangalan para malaman kung kanino ito nabibilang kasi pare-pareho lang ang itsura nila. Hindi mo ba napapansin na meron ding suot ang kambal natin? Dagdag pa neto. Nang laki ang mga mata ni Raquel, pinuntahan niya agad ang kambal na anak nila sa kwarto na sina Jason at Joseph. May mga suot nga ang mga ito na kaparehong itsura ng bracelet ng ate nila at may nakaukit na pangalan. Ibig sabihin, hindi si Minerva ang kumukulam kay Eloisa o baka naman may malubhang sakit na talaga ang anak nila. Napaluha na lamang siya sa sobrang pagsisisi. Aalis na sana si Raquel upang hanapin si Minerva nang biglang may nagdoorbell sa may gate. Nang buksan nila ito ay laking gulat niya nang makita niya si Minerva at kasama nito ang isang matandang lalaki. Dahil sa galak ay niyakap ni Raquel si Minerva at humingi ng tawad. Tita, patawarin niyo ako kung hindi ko man nasabi kaagad ang totoo. Dinala ko po dito si Kaompong, isa po siyang albularyo. May hinala po talaga ako na kinukulam si Eloisa. Wika ni Minerva. Wala nang pagtutol si Raquel sa nais mangyari ni Minerva. Agad-agad na isinagawa ni Kaompong ang panggagamot sa dalagita. Inggit ang nag-udyok sa isang tao upang gawan ng masama ang inyong anak. Kilala ito ng inyong pamilya. Isang babae, malapit na kamag-anak, kapitbahay o kaya'y kaibigan. Ani ni Kaompong. Sinubukang hulihin ni Kaompong ang mangkukulam sa pamamagitan ng pagsanib neto sa katawan ni Eloisa. Nang mahuli ito ay pinukol kaagad ito ng maraming katanungan. Matagal itong umamin sa kanyang tunay na pangalan. Umabot ng isang oras ang pag-uusap ni Kaompong at ng mangkukulam. Gulat na gulat si Raquel sa mga nalaman. Dahil ang nangkulam kay Eloisa ay ang lola mismo ng matalik netong kaibigan na si Ashley. Dahil sa sobrang inggit at pagkayamot ni Ashley kay Eloisa at dahil na din sa kayabangan neto at kapangitan ng ugali ay hindi na ito nakatiis. Gusto niyang turuan ng leksyon si Eloisa kaya niya ito pinakulam sa lola niya. Naharangan lamang ang pangkukulam neto ng isang bagay noon kaya umayos ang pakiramdam neto. Nang malaman ni Ashley kung ano ito, kaya naisipan niyang nakawin at itapon. Pasikretong pumasok si Ashley sa kwarto ni Eloisa habang naliligo ito at kinuha ang bracelet. Tsaka siya bumaba at pumunta sa banyo sa may hagdanan, kaya wala ni isa sa kanila ang nakapansin rito. Inutusan ng albularyo na tanggalin ang lahat ng itinanim neto sa dalagita dahil kung hindi, mapipilitan itong kitilan siya ng buhay, pati apo niya ay madadamay. Dahil sa takot ng mangkukulam ay tinanggal niya lahat ang kulam kay Eloisa. Simula nun ay unti-unti nang umayos ang kalagayan neto. Sinabi ni Raquel sa kanyang anak ang mga nangyari. Napaluha si Eloisa at mahigpit na niyakap ang mga magulang, lalong-lalo na ang kanyang ate Minerva. Humingi ito ng tawad sa lahat ng mga kasalanang nagawa niya rito. Patawarin mo ko ate sa lahat ng masamang ginawa ko sa iyo ah. Maraming salamat dahil sa kabila ng lahat ng mga ginawa ko,
tinulungan mo pa rin ako. Pabawi ako sa iyo, ate. Patawad po. Iyak na sambit ni Eloisa habang nakayakap sa kanyang kapatid. Kalimutan mo na iyon, Eloisa. Kapatid kita, kahit anong mangyari, mahal na mahal ko kayo. Kayo na lang ang natitirang pamilya ko. Naluluhang sabi ni Minerva at gumanti ng yakap sa kapatid. Nag-iba ang pakikitungo ni Eloisa sa kanyang ate. Naging mabait ito at natutong magpakumbaba. Nabalitaan na lang nila na lumipat ng ibang eskwelahan si Ashley dahil sa ginawa nila kay Eloisa. Hindi lang naging kapatid niya si Minerva, kundi naging matalik niya pa itong kaibigan. Anong ginagawa mo, ate? Tanong ni Eloisa kay Minerva habang papalapit ito sa mesa. Ayan, tapos na. Ngiting sabi ni Minerva at kinuha ang kaliwang kamay ni Eloisa. Hindi na kasi natin nabawi pa ang bracelet na ninakaw sa iyo, kaya ginawa na lang kita ng bago. Alagaan mo to, ha? Wag na wag mong wawalain. Inusalan ko na yan ng pamproteksyon para hindi ka na magkasakit pa ulit. Dagdag nito habang inaayos ang pagsuot ng bracelet sa kamay ng kanyang kapatid. Tuwang-tuwa si Eloisa at niyakap ng mahigpit ang kanyang ate Minerva at bumulong ng... Maraming salamat, ate. So, ayun nga mga master, no? Isang napakagandang kwento muli ang ating napakinggan mula sa panulat ni Master Rain Bianix. Tsaka, bakit kaya ganun mga master, no? May mga tao na hirap tanggapin na may kapatid sila sa labas or kapatid na iba, diba? Eh kung tutuusin, napakadaling gawin nun. Bakit kaya ganun sila, no? Hirap na hirap silang tanggapin yung mga ganung bagay. Ewan ko ba? Tsaka yung ano, yung pagbibiro sa kaibigan, no? Yung pagbibiro natin sa kaibigan, dapat nakikiramdam din tayo. Si minsan, tahimik lang yung mga yan or tatawa-tawa. Pero deep inside, nasasaktan na yan sila. Kaya dapat, yung pagbibiro natin, inilulugar natin, diba? Para hindi tayo nakakasakit ng damdamin. O siya, bago natin tapusin ang kwentong ito, gusto ko lang i-shoutout sila. Sheila Urlanga Channel, Shelo Yami, Apple Mendoza, Lord Ulaybar, Perla Reyes, Rolin, Melanie Passion, Mirna Boho, Pobring Vlogger PH, Michelle Cedron, Celestial, Bobby Ong Sueco, at kay Ma'am Linsky Kompetente. Maraming maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta sa ating channel. At shoutout na din sa mga bago nating subscriber at mga silent listener, maging yung mga nagtatrabaho at tagapakinig na nasa ibang bansa. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kaya kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, ay huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pakihit na rin yung notification bell para maging updated ka pa sa susunod kong kwento. So, paano? Hanggang sa muli!